Hello mga kabaslag, welcome pong muli sa panibago nating vlog, welcome pong muli sa ating channel at kumusta kayong lahat? Ito medyo matagal-tagal tayo na hindi nakapag-vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon ay about sa multiple sources of income na ito ay madalas ko rin napapakinggan kay Chinkitan. So napaka-importante yung multiple sources of income kasi anuman mangyayari, meron kang pang-suporta sabi nga. Sa isang sasakyan, kapag ka meron kang extra na gulong, maplatan ka man, meron kang pangpalit. Kumbaga, kung meron kang mga itlog na ilalagay mo sa basket, huwag mo ilagay sa isang basket para kung sakali na masira man yung basket o hindi mababasag yung lahat ng itlog. Kung hindi, i-spread mo sa iba't ibang mga basket, masira man ang isa, di ba? So, isa lang din yung naapektuhan. May mga pinagkakitaan tayo sa ngayon na totoong ang iba ay okay pero marami din na hindi naging okay. Paano ba magkaroon ng multiple sources of income? Siyempre, pagka nagsisimula ka dyan, kailangan focus ka muna kung anong meron kang source sa ngayon. Halimbawa, nagtatrabaho ka, empleyado ka, focus ka muna doon, pag-igihan mo, ayusin mo yung trabaho mo, pero kailangan mong magtira or mag-save ng paunti-unti. Kung may pamilya ka naman, syempre, medyo struggle din talaga kapag kami pamilya, may mga anak. Pero kung halimbawa, dalawa naman kayo nagtatrabaho, sikapin ninyo na magkakaroon kayo ng ipon or tabi, savings, para yung savings na yon unti-unti kayong makapaglagay ng ibang pinagkakakitaan, negosyo man yan, online selling man yan, di ba? So, unti-unti nakakapaglagay kayo ng pinagkakitaan kahit na sabihin natin na nagtatrabaho kayo. Kung nagninegosyo ka naman, o pwede na mag-start ka sa isang negosyo, pero kailangan mag-focus ka dun sa negosyo nun at sikapin mo lang yung negosyo din na kaya mo rin. Ibig sabihin, yung abot ng kakayanan mo. Yung meron kang idea, yung malawak yung idea mo doon sa negosyo yung papasokin mo. Kaya, kailangan din sa unang pagpasok sa negosyo, pag-aralan mo mabuti, kaya ko ba ito? Kumbaga, yan yung pinaka-lahat. Kumbaga, isusugal mo na dyan eh. Sa unang bagsak, yung inipon mo, yung lahat ng naitabi mo natural, itataya mo na dyan sa unang negosyo na pinasok mo. Kaya kailangan, pag-aralan mo siyang maigi para makaipon ka at makapaglagay ka sa iba pang mga negosyo. Focus ka dun sa isang negosyo na yun, ibigay mo yung best mo at talagang sinupin mo at sikapin mo na nakakapag-ipon ka doon sa unang negosyo na pinasok mo. Ako kasi nung nag-start ako sa pagninegosyo, una nun, nag-junk shop ako eh, namimili ako ng scrap. Siyempre, napakadali lang naman din i-set up ang junk shop kasi ang gagawin mo lang doon, maghahanap ka ng mga pwede mong pagbentahan ng marami mong mga scrap pagka dumating yung time na nakaipon ka, di ba? Then, pagka nakakita ka ng mga matataas na po pwede mong pagbentahan, siyempre, pag nagsisimula, kailangan mo muna na kumunik sa ibang mga malalaking mga junk shop. Sino ba yung mayroong mataas na presyo? Doon mo ibibigay yung mga scrap mo. So, ganun ako nagsimula dati. Nagsimula ako ng maliit lang ang puhunan. Next tip ko, kapag ka papasok ka naman sa negosyo, kailangan mag-start ka talaga ng maliit ang puhunan. Kami nagsimula kami, 5,000 lang yung puhunan namin doon sa junk shop. Pero talagang bumagsak din yung risky din talaga sa pagja-junk shop. Pero doon sa pagdating sa kitaan, maganda ang kita dyan. Then, yun nga, hanggang sa nakakita tayo ng ibang opportunity, doon sa isang opportunity na nakita natin, talagang nagbuhos ako ng effort doon at talagang doon ako kumita ng malaki, nakapagpundar din ay sasakyan hanggang sa nakapagpundar din tayo ng ibang mga pinagkakitaan kagaya ng apartment, then mga traditional na business. Sa sitwasyon ko ngayon, dahil sa pumasok ako sa isang negosyong traditional na talagang malaki yung puhunan na hindi rin naging okay. Pumasok tayo sa events place. Nagkaroon ako ng events place pero hindi sapat din talaga yung source ko para mapaganda o mapalakas yung events place. Dumating yung time, hindi siya nakakasapat dun sa expenses. Kaya ang ginawa ko ngayon dun sa events place, pumasok naman tayo ngayon sa space for lease. Meron akong mga pwesto sa bayan na pinapaupahan ko ngayon na yung dating events place, ginagawa ko na siya ngayon na paupahan. Sa ngayon, hindi pa
na uubos lahat ng space doon sa pwesto, pero win-workout ko sa ngayon. Pagka na-occupy na lahat ng space doon, magkakaroon tayo ng bukod na topic about sa pagpapaupa o sa for-lease business. Magkakaroon tayo ng topic dyan. Pag-usapan din natin yan. About naman sa tables and chairs, talagang ngayon, nagkaroon din ako ng bihin natin na struggle pagdating sa tables and chairs. Kasi siyempre, nakalatag na, marami-rami na tayo ng stocks dyan, marami na tayo ng tables and chairs dyan. Ang naging problema ko sa marketing, kaya sabi ko nga, di ba, meron akong isang vlog na napaka-importante ng marketing, na kahit na sabihin natin marami kang stocks, marami kang unit, marami kang pwedeng iparent, pero ang problema naman, wala namang inquiries, wala namang nagre-rent, so sayang, tulog yung puhunan mo. Kapag gano'n naman yung sitwasyon, kailangan huwag kang tumigil na mag-search ng iba pang mga klase ng pinagkakitaan. Kaya ngayon, inaaral naman natin ngayon yung TikTok affiliate, Lazada, Shopee, Temu, kung ano yung po pwede natin na pagkakakitaan, ay pasukin natin. Kailangan lang din talaga natin na pag-aralan. Yan naman, papasukin natin yung online selling. Ayaan nyo kapag na-workout natin to at medyo maganda-ganda yung pasok nitong online selling, magkakaroon din tayo ng topic about dyan. Siyempre, negosyong pag-uusapan, nasa negosyo tayo lahat na pwede natin yung pag-aralan. Ngayon, speaking of knowledge or kaalaman, importante talaga na pinag-aaralan talaga natin. Siyempre, magiging isang problema natin, lalo na kapag hindi ka naman talaga negosyante, tapos hindi ka pa onliner, hindi ka mahilig sa gadget, kailangan talaga yan, pinag-aaralan natin. Kaya, importante yung kaalaman sa ganito. Sa panahon kasi natin ngayon, more on technology na talaga, kailangan natin na matuto nun. Kaya mayroong mga tutorial, may YouTube tutorial, di ba? O pwede rin kayo na magpa-mentor. Kaya kapag kami kakilala kayo na sanay sa online, sanay sa mga online selling, magpaturo kayo kung paano ang pag-setup nun. Paano gawin siya. Lahat ng kaalaman about sa online, magpaturo kayo. Mas maganda kapag ka-mentoring kasi katabi mo mismo yung magtuturo sa'yo. Mas madali yung turuan, mas madali ang pagkuha ng knowledge. Ayan guys, sa susunod na lang natin na mga vlog, usapan natin at ibang iba't ibang klase pa ng pinagkakakitaan. So multiple sources of income. Salamat ng marami sa panonood.